Discussion. Healthy topics. Reaction from people around the world. Hello, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Saan man kayo sa panig ng mundo, sa ating mga kababayang OFWs, mga Filipino around the world. Ito po ang inyong lingkod, Joe Arcaya. Feel good with Joe Arcaya. Ito po ang ating programa sa Filipino World Channel. At ang topic po natin ngayon ay paano kumita ang mga OFWs sa SMDC Condo Investments. Bakit paano kumita? Kasi may mga OFWs na po na kumita dito sa mga investment nila sa real estate, lalo na sa SMDC Condo. O yung mga bumili na ng condominium na nakabawi na ba? O yung iba'y bibili pa lang? Yan yung ating topic ngayon. At mayroon tayong panauhin mula sa SMDC. Pero bago yan, iniimbitihan namin kayo sa kayong lahat. Saan man kayo sa panig ng mundo, na kung bago lang kayo sa YouTube channel natin, pwede kayong mag-subscribe, mag-like sa ating Facebook. Hanapin nyo lang ang Filipino World Channel at mapapanood tayo sa YouTube, sa Twitch, Twitchy TV, twitchy.tv, Instagram, Facebook page. Mayroon, mapapanood nyo po tayo dyan. At mapapakinggan din tayo sa mga iba't ibang podcast platforms. Yan po ay pwede nyong i-download sa inyong mga apps. Mapapakinggan tayo sa Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, iHeartRadio, Podcast Addict, Podchaser, Pocket Casts, Deezer, Listen Notes, Player FM, Podcast Index, at sa Stitcher. Yan, yung mga apps na yan nandyan sa screen. Yan po, i-download nyo lang at hanapin yung Filipino World Channel. At subscribe po kayo. Yan, salamat po. At tuloy-tuloy na po tayo. Alright, we'll present muna kung ano itong SMDC. Alright. SMDC is the biggest residential real estate developer in the Philippines. It is part of the SM Group, one of the country's largest multi-corporations that holds the most established companies in multiple industries, such as retail, finance, and real estate. The SM Group's real estate arm, SM Prime, is one of Southeast Asia's largest and most trusted land development firms. It builds innovative lifestyle cities, offices, hotels, convention centers, malls, and residential developments. This includes three of the largest malls in the world, as well as mall and residential developments in China. SMDC is a 100% owned subsidiary of SM Prime. SMDC's business philosophy is to fulfill the Filipino's dream of living the five-star lifestyle. To do this, it introduced the concept of integrated living, where an SM Mall and SMDC development are combined into a single property. This way, residents have access to every convenience the mall offers. In 2006, SMDC launched its first development, Mezzo Residences. Now, over a decade later, we have broken ground on over 40 projects, sold over 100,000 units, and turned over more than 60,000 homes.
SMDC is now the largest and fastest growing residential real estate developer in the country to date. It owes its great success to its business strategy of building only in prime locations, near central business districts, top universities, major highways, and transportation hubs to ensure that residents are right at the center of it all. SMDC homes have world-class amenities, grand lobbies, and provide professional property management. Through its efforts, SMDC has vastly improved and upgraded the Filipino lifestyle by making luxury living more accessible. It aims to sustain its place as the country's leading developer by providing a lifestyle that is convenient, safe, secure, upscale, yet affordable. Its excellent property management services keep the long-term value of the units to ensure that the investment is always at its best. SMDC investors get the following advantages: increasing rental yield and property values of up to 7% and more, along with a hassle-free leasing service. SMDC does its part in helping build the nation by changing the way Filipinos live and setting the new standard in real estate. It nurtures communities to live better and provides safer and more convenient environments where families can grow and flourish for generations. SMDC made the five-star lifestyle attainable for Filipinos dreaming of a better future. And it plans to continue to deliver this as it grows over the years hand in hand with you. So whether you're an investor or a potential homeowner, you have it best with the good guys. Ayan po yung SMDC, at ito na po yung ating panauhin. Si Jovi Trinidad, ang SMDC International Market Specialist natin. Hi Jovi, kumusta? Hi Sir Joe, magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapakinig dyan po sa Canada at sa anumang sulok ng mundo. Ay, oy, salamat sa pagbigay ng time ha. Magpakilala ka muna, Jovi. Apo. Magandang araw po ulit. Ako nga po pala si Jovi Trinidad. I am an international property specialist of SMDC. So I am here today to present to you an opportunity of investment with SMDC. So quick history lang, I've been with SMDC for the past 8 years. So before I've been a part of the local department or local division, but then come 2019, lahat po kami naging international na. So we are now able and pwede na kaming mag-cater ng local and international market like you. Okay. So ang una-una kong tanong sa iyo, Jovi, may presentation tayo dyan. May presentation po si Jovi sa atin para mas maintindihan natin kung paano ba kumita na yung mga OFWs dito or paano pakikita yung mga OFWs na mag-i-invest. So ang tanong dito ay, why choose SMDC? Bakit SMDC, Jovi? Mm-hmm. Yes po, ipapaliwanag natin maya-maya. And may papakita po tayong presentation para ma-visualize niyo po kung ano yung pinag-uusapan natin. Okay, sige. Ready na kami, Jovi, sa presentation na yan. Excited. Okay. Excited ako dyan, ha? Ako rin, sir. Excited na ako. So, before tayo magsimula, ayun lang po, I'll just give you a brief background of SMDC. So, SM Development Corporation is the real estate arm of SM Investments Corporation. So, under SM Investments Corporation, nandyan po yung mga retail natin, banking like BDO, China Bank, SM Malls, yung mga hotels, SM Conventions, and then SMDC. So, under po tayo sa isang malaking corporation and the first conglomerate dito po sa Pilipinas to breach 1 trillion in market capitalization. So, ano po ibig sabihin nun? Napakalaki na po ng company natin at ganun na po karami yung nagtiwala. So, matibay na po yung foundation natin pagdating dyan.
And then SMDC is only considerably ano bata siya in terms of real estate development. 15 years old pa lang po siya, but then we are one of the fastest in developing properties. Kasi as of now, 2021, meron na po tayong existing na 50 plus projects. So that is consist of pre-selling, which is yung mga ginagawa pa lang and soon to be turned over, and yung mga ready for occupancy, which is yung mga gawa na at na-turnover na sa mga unit owners. So that's a brief history of and background of SMDC, just to give you an idea kung sino po yung ano natin, sino po yung dapat nating pagkatiwalaan, kasi SMDC is already a brand na eh. So you may ask, considerably oo, but bata siya sa pag-develop ng properties sa Pilipinas. Ano ba yung keys to success ng SMDC? Bakit maraming tumatangkilik at nagtitiwala? Well, there are two reasons lang bakit ba nag-i-invest yung mga tao sa property. Una is, saan ba siya malapit? So, ang SMDC, one keys to success niya is we integrate a living. Mostly, ang mga projects natin is nakalocate sa kung saan may malapit or may katabing SM Mall. So lahat naman siguro tayo, if you're going to the Philippines or from the Philippines, alam naman natin yung branding ng SM. So pag sinabi mong SM, ay alam ko, mall yan. So isa po yun sa market natin. Si SMDC, tinatabihan po yung mga malls na yan. And one of the advantage of that is that it gives convenience doon sa mga unit owners natin. Kasi you don't have to drive or you don't have to endure traffic just to get something in the grocery, just to go to the bank or dine. Kasi everything is just within your reach. So next thing, kapag wala namang mall nakatabi yung project ni SMDC, naglalagay sila ng malls sa baba. So everything you need is still there. Pag baba mo na ang ground floor mo, ng condo mo, nandun na rin yung kailangan mo. And ang maganda doon, malapit siya doon sa workplace mo. Kasi yung mga projects natin, if you all know, nakalocate po tayo sa prime locations, which are the main central business districts, kagaya ng Makati, Pasay, Ortigas. So nandyan po nakakonsentrate yung mga project ni SMDC. And if you are not from Metro Manila naman din, we also have provincial projects. Meron tayo sa may Cavite, meron tayo sa may Laguna, Pampanga, and we just recently expanded in Visayas and Mindanao. So in Visayas, we have two existing projects, which is in Bacolod and Iloilo, and one in Mindanao, which is in Davao. So now, we're going to discuss yung isa sa fastest selling project ng SMDC na located sa Paranaque, which is the Gold Residences. So allow me to share screen with you para makita okay. Niyo po. Sige. Ayan. All right. So, yan. So on your screen right now is Gold Residences in Sukat, Paranaque. I know if you're from Metro Manila or umuwi po kayo ng Pilipinas at bumabalik kayo sa current bansa na kung saan kayo ngayon, you're very familiar with NAIA Terminal 1. Tama po. Sir Joe, kayo po ba? Saan kayo, ano, pag umuwi kayo ng Pilipinas at bumabalik kayo ng Canada, saan po ba kayo, ano, saan terminal kayo pumupunta? Usually na iya. Pero pag, kapag ano naman, kapag ayaw ko ng maraming tao, sa Pampanga. I see. Oh, dalawa kasi yan eh. May isa sa car, usually na iya. Pero pinaka-common po is na iya talaga. Oo. So the good thing about Gold Residences, it's located across NAIA Terminal 1. So when we say across, hindi ka nasasakay, literally tatawirin mo na lang. So mamaya makikita nyo. O isang tawid lang siya. So makikita nyo mamaya kung gaano lang siya kalapit. So ayan. So we have four value proposition why you should choose Gold Residences. So aside from it being a project of SMDC, and the location itself is located near the airport, which we know, pag ang project natin is malapit sa airport, mas mataas yung market natin if plano nyo pong paupahan or parentahan. So number one, ayan. So Gold Residences is very near the Entertainment City. So ano po ba yung Entertainment City? So yung Entertainment City or yung
kapitbahay ng Mall of Asia Complex is the location where major casinos such as yung Okada, Solaire, City of Dreams, and such are located. So, ang usual kasi ng mga market natin dito sa mga Mall of Asia projects natin is yung mga tourists na pumupunta ng Pilipinas just to go to the casinos. Ayun po. So, meron din po tayong mga offices kasi dyan na may mga umuupa ng units natin on a long-term basis. So, here in Mall of Asia, we have the lowest vacancy rate. According dyan, sa Bay Area daw, we have 0.4% vacancy rate as of 2019 and early 2020. Kasi po, if you're familiar with Philippine offshore gaming offices, andyan po concentrated karamihan ng mga office nila. So, ang kinakailangan po nila usually is yung mga properties na malapit sa kanila kasi like what I've said kanina, it will save them time and effort and everything they need is nandyan na sa area. Next is highest rental yields. So, ang renta po dito sa area na to can go up to 2,000 pesos per square meters. Based on my experience, we reached a time na pinaupahan po namin yung mga units na 26 square meters to 27 square meters for up to 50 to 55,000 pesos a month. Next is fastest property appreciation. Dito po kasi sa area na to and sa pagpili po ng property for investment, kailangan natin tignan yung location. Location is number one. Kasi it will dictate kung sino yung mga market natin according sa preference natin. Halimbawa, kung gusto natin paupahan, sino yung mga nasa paligid, syempre, sila yung mga uupa. And kapag maganda yung paligid natin, mas mataas mag-appreciate yung value ng property. So, yun yung kinagandahan nun. Hindi lang tayo kumikita out of rental, kumikita rin tayo sa capital appreciation ng property. Okay. Next, this is the location map of the project. I'll just use my laser pointer. So this is Gold Residences. Ayan. Okay, Sir Joe, can you see my laser pointer po? Uh-huh. Yeah. So this is Gold Residences. So itong kalye na to, ayan, pagtawid mo, yan na po mismo yung entrance ng Laia Terminal. So that's how close it is to the airport. Tawid na yes. Tawid lang ano. Tawid na tawid lang po talaga siya. So this way, nandyan po banda yung Mall of Asia area. So very accessible din po itong area na to kasi malapit siya doon sa Skyway Ramp. So going to other terminals, malapit lang din siya in other parts of Metro Manila. And then sa tabi nitong Gold Residences on this side, andyan po yung SNR. So though hindi po yung SM, at least you can use this grocery center na rin po dito for your convenience once you are an owner of Gold Residences. Okay. So maganda pala yan kapag yung karamihan ng mga piloto hindi na lumalayo dyan. Yung pilots, no? Oh. Yes, po, opo, sir. Actually, kasi ano yun sa kanila advantage yun. Kasi like for example, may flight ka or kahit ikaw din, yung mga tenants natin in the future kung papaupahan natin unit, kapag may mga flight sila, hindi na sila magmamadali. Like, I have people tell me na ang flight nila dito pa sa Maynila pero manggagaling pa sila sa ibang lugar. So they have to be extra early para makarating on time sa flight nila, di ba? So yun yung isa sa advantage ng project natin. So ang mga, proximity yun. Ang, yes, sir. Ang mga, kasi usually Jovi kasi yung mga umaalis ng bansa, like mga tourists, kahit kami dati, bago kami lumipad, nag-aarkila kami ng or nag-hotel kami para siguradong hindi ma-late. So, ito ay napakanggad ng opportunity dahil yung condo mismo nandyan lang sa Tawid. Ang laki ng market niya. Mamaya makikita sir, mayroon ako i-flash na photo para makita niyo. As in, ma-visualize yung kung gaano kalapit. Kasi madali lang sabihin na, oh, malapit siya, ganito lang. Okay. Iba yung nakikita mo in pictures. So mamaya, excited akong ipakita yun sa'yo. Correct, okay. So, number two is the proximity to Naia Terminal 1. So we have discussed about that. So that's just 300 meters away. And then, ayan, just to show you some photos of nung proposed parang development po nila for Naia Terminal 1. So yan po yung future plan niya. And then, ayan po yung sinasabi kong photo. So, itong nakikita niyong you are living in Naia, yan po mismo yung entrance ng Naia Terminal 1. So, makikita niyo na po mismo yung project sa katawid lang. Kumbaga, lahat ng dumarating from airport,
Bungad ka agad. Oh, okay. Ganda. Yes, bungad na po sa diretso. Yes, so next. So, next upcoming transit and subway. Kasi meron tayong tinatawag na Mega Manila Subway System na actually sinisimula na ngayon. So, this Mega Manila Subway will connect Naiya to up to Mindanao Avenue. So, maganda to kasi it will connect all parts of Metro Manila. And even then you are from like the, any of the stations like North Ave or Tandang Sora, mabilis na lang yung travel mo going to Naiya. So, magiging very efficient siya. As of now, ayan na sir, mayroon na tayong ano dyan, yung pang-drill. So, sinisimulan na siya. Ito na po yung itsura niya as of 2021. Nagsisimula na silang mag-construct. So, tuloy na tuloy na po yan. Tuloy na tuloy. And isa rin po ito sa mga project na sa, ng subway system. Ayan. Upcoming transit on subway system. So, yung, ito. Yung subway system, saan ang simula niyan at saan ang end point niyan or... yung dulo. So ngayon sir, yung subway system Naiya yung endpoint, ang start is Mindanao Ave. So reverse lang po 'yon. Okay. Sang diretso. So kasi sa ngayon sir, ang MRT and LRT wala pong direct sa Naiya eh. Correct. So kapag natapos 'yon, very efficient na siya. So hindi na mahihirapan na katulad 'yan, bababa ka sa isang station tapos sasakay ka pa ng taxi going to the airport. Ayun, at least nasa may airport ka na malapit. Next is ito po. Meron po tayong existing na Baclaran Station na kinoconnect nila up to here sa Zapote Station. Actually sir, ito gawa na to eh. Nasa may Las Piñas po ako ngayon. So nakikita ko na rin po yung ginagawa nilang mga poste. So konti na lang mata-turn over na to. Ito na po yung itsura niya ngayon. Okay. So ito banda sa may ano yan sir, Sukat Road. Ayun, Sukat Road. Mabilis. Ito na yung itsura niya. Mm-mm. So, magiging very accessible po siya. Pakibalik nga yung mapa, yung subway. Yeah. Kung makikita, nakikita ko yung subway, yung street. Balik pa. Huh? Ayan. Ayan. Ang Ninoy Aquino International Airport is nasa gitna. Yes, hindi po siya, ito sa system na to, hindi siya directly tatamaan. Mm-hmm. Kasi itong Dr. Santos Station, ito dito po siya pinakamalapit. Ito po yung malapit dito, yung isang project namin, which is Field Residences, sa tabi ng SM Sukat. Uh-huh. Oh, maganda, daanan mm-hmm. lahat. Ha? Still, but still, malapit pa rin siya sa malapit. Goal. Malapit, yes. Mm-hmm. Okay. Alright. So, next, ayan po yung itsura niya. And then... number four natin is premium and captured market. So, dito na po papasok yung income opportunity. So, bakit magandang investment yung ating mga condominium, specifically yung gold residences? Kasi yung location natin based dyan sa nakalagay on screen, it can compete with five-star hotels. So, magkano po ba yung renta? If you have an idea, Sir Joe, what do you think? How much yung rental rates per day ng mga rooms natin dyan sa mga major casinos na nakikita nyo sa screen? Usually, yung mga units na pinapaupahan ng mga kagrupo namin sa MOA is nasa 2,500 to 3,000 per night. Mm-hmm. Yan. Well, i-compare natin dito sa mga major casinos. I know for a fact na ang pinakamura dyan is around 12 to 15,000 a night. Okay. So, that's ano sir, nasa entertainment city. Entertainment. So, entertainment city, mismo sa mga casinos na yun sir, like Okada, 15,000 a night, like Solaire, siguro mas mura lang ng konti, pero mga nasa 12 din yan to 10,000 per night. So, saan papasok si Gold Residences dito? So, since si Gold Residences is very near the entertainment city, which is mas maganda nga kasi katapat niya lang mismo yung airport kung saan galing yung mga tourists. Pwede tayong makipag-compete sa rental natin with the casinos and hotels. Kasi like for example, sila 12,000 per night or 15,000 per night, we can match them with a lower price per day ng upa. Say for example, papaupahan natin ng 6,000 or 7,000 a day yung unit natin. Kasi considerably, mas malapit din naman siya sa entertainment city. Actually, inurasan namin yan. Mga ano lang yan siya sir, 3 to 5 minutes away lang from the entertainment city. Ang mahal kasi mag-hotel sa atin dyan sa Ross Boulevard, 9,000 per night.
Imagine, Rojas Boulevard pa yun, sir. Hindi pa yun, ano, mismo dyan sa area. So, di ba, sabihin mo na 6,000 to 7,000 na night, I think, di ba, reasonable na yun. Mm-hmm. Kasi, kompleto rin naman tayo ng amenities, kompleto rin naman tayo ng facilities. Mm-hmm. Tapos, may mga commercial areas pa tayo, di ba? So, yun yung isa sa magiging target market natin. Yun yung edge ng project natin na ito compared to other locations. Okay. Next is, passive income from captured market of Gold City, office and commercial buildings. So Gold Residences kasi is a mixed-use development of SMDC. Ibig sabihin, hindi lang siya purely residential. Doon sa buong area development, meron din po tayong corporate offices and then meron din tayong commercial. Say for example, ayaw ko paupahan ng unit ko ng daily. Gusto ko ano lang, long-term. Para mas ano sa akin, para mas komportable ako sa long term. Pwedeng-pwede kasi meron po tayong itatayong corporate offices dyan. And in turn, yung corporate offices na yun will have tenants. Yung tenants po nun, yung possible na maging market natin for our units. So you have two options. Yun ang yung binanggit natin kanina. Kung short term, pwede mo gawin parang hotel, daily basis, transient. Kung long term, pwede mo paupahan sa mga offices or sa mga tenants ng offices na yearly ang kuha. So, napakaganda, sir, either way. Yes. So, it all boils down to your preference na lang. Uh-huh. Pero, by experience, mas malaki ang kita mo talaga sa daily. Tapos mamaya, ipapakita ko rin kung magkano yung possible income mo pag pinaupahan mo ng daily yung unit mo. Yun. Para may idea po kayo. Yun ang importante, yung income kapag nabili mo na yung unit. Opo. Okay. Ayan, so... Just to give you an overview, this is the site development plan of Gold Residences. So as of now, we have phase 1 and phase 2. So phase 1 is consists of 3 towers. So yung phase 1, sir, ang estimated turnover niya is 2024. Ang phase 2 naman, which is consists of 5 towers on this side, is 2026. So the only difference of phase 1 to phase 2 is the unit sizes. Kasi sa phase 1, yung mga unit po natin are 1 bedroom and 2 bedroom, mga wala po silang balcony. And ang standard size po ng mga units dito is 25 square meters, whereas dito po sa phase 2, combination po siya ng 1 bedroom, 1 bedroom with balcony, and 2 bedrooms with balcony. So ang mga sizes na po ng mga units natin dito, standard is 27 square meters po and above. Okay. So dito po, sir, sa nakikita niyo future development, I think dito itatayo yung corporate offices. Ayan. And then dito po sa may show, dito sa area na to, nakalocate yung ating showroom sa ngayon na along Sukat Road lang po. Ito na po yung bandang ano, sir, oh, yung bandang Tawiran pa Naiya. Naiya. Oh. Ayan. So, ayan lang, tapat na tapat lang siya. Yes. Ganda na location, ha. Yes, so ang isa sa keys to success ng SMDC is that we also give parang ano po, we also give consideration pagdating sa hotel living ng mga unit owners natin, so sa comfort nila. And then ayan po, ipapakita ko yung photos. So yung photo po na nakikita niyo is the ano po, perspective ng magiging entrance natin sa Gold Residences. So, kung makikita nyo, gold na gold po siya. So, literal na Gold City po. Ayan. So, isa po yan sa keys to success ng SMDC kasi we have hotel-like lobbies. Hindi po siya, ano, like other developers na masasabing pagpasok mo, that's it. Just a little standing table and then reception and then elevator na. Kay SMDC, we make sure that you feel the luxury of your property. Kasi dito pa lang sa lobby natin, you can receive guests na. Hindi na kayo mapapahiya. Grand entrance. So, we can prove that. Opo. We can prove that kasi you yourself, you have a unit with SMDC and you know for a fact na maganda talaga yung turnover natin ng amenities and ng facilities. So, next is the reception. Ayan. Kung makikita nyo po, sprawling po yung ating mga lounges. Just to give you enough space and comfort to do your thing. Like, minsan, ayaw natin magstay sa unit, di ba? I'm bored with my unit, baba ako. At least pagbaba ninyo, sir, that's a whole new different feel. Para kayong nasa isang 5-star hotel. Yes. Oh. Alam ko yung feeling niyan. Yeah, yeah. Tapos ito po yung, ano, sir, lobby floor plan. So as you can see, sir, halos isang buong floor po yan. Lobby lang.
So yun din yung isa sa maganda kay SMDC kasi we dedicate as much as 60%, 50 to 60% of the whole development sa amenities pa lang. Ayan. Ito po yung ating perspective for the function room. So yung function room natin, pwede nyo pong upahan if in time meron po kayong mga events. So ayan po yung magiging itsura niya. And if you're someone na very sa lifestyle, fit yung lifestyle, and then may tinatawag po tayo dyan, Gold Gym. So literal sa Pilipinas kasi if you're familiar, may tinatawag tayong Gold's Gym. So dito po, literal siyang Gold Gym kasi ayan, kompleto po yung ano natin dyan, facilities natin dyan for fitness na pwedeng gamitin ng ating mga unit owners. Okay. Next, ito po yung binabanggit kong amenity area. So ayan, maluwag po yan. So may iba't ibang swimming pool, consist po yan ng kiddie and adult-sized swimming pools. Ayan, the cabanas. And ito naman po yung ano natin, yung layout ng mga unit natin. So on your screen, ang nakikita niyo po ngayon is the layout of one bedroom unit with balcony na 27.9 square meters. So here, if you can see my pointer, ito po yung entrance ng unit natin. So, sa side na ito, ito po yung toilet and bath. And here is your kitchen. So, as you go forward, andito na po yung ating living space. So, here you can put your dining table and then your sofa. And then sa tabi po niyan is the sliding door na. Sliding door going to your room. So, sa room natin, kasha po dyan, queen size bed. So, pwede kayo maglagay dyan ng cabinets on the other side. And yung access po natin sa balcony is andito po sa kwarto, which is this one. So, yung view po natin sa balcony is nakadepende po kung ano yung gusto ninyo. Halimbawa, ang gusto nyo is facing amenities. So, ang magiging view po ng unit nyo dyan is yung mga swimming pools or kung ano po yung katapat niyang amenity sa labas. Kung okay lang naman sa inyo na hindi nakaharap sa amenities, yun po yung, dito po mainly yung pinagagalingan ng view ninyo. So, ganyan po yung standard layout ng projects ni SMDC. Ang pinagkaiba lang po nila talaga is the size. So, whether you get a unit without balcony, same lang din po ang layout kagaya nito. Ito naman po ang pinagkaiba. Though same sila ng layout, wala lang siyang balcony. So, this one is one bedroom na 27 square. So, pinagkaiba lang ito, mas maluwag yung living space niya sa loob. Kasi yung size ng balcony natin, yung nasa unang layout kanina, which is this one, kabilang na po siya sa size ng unit. So, dito, yung size ng balcony, kasama na siya sa living space. So, definitely, mas maluwag po ito. And then here's another layout for our two-bedroom unit. So this one is approximately 50 square meters. So upon entry po, nandito po yung ating kitchen, nandito yung ating dining table, and then pwede nyo pong ilagay dito yung ating sofa for the living room. And then yung ating bedroom number two is on this side, nasa may tapat po ng other side of kitchen. And then master's bedroom, sila po yung may additional window to see the outside. So, here's your balcony. Dito naman po ang access natin sa balcony is nasa living room. So, ang toilet and bath natin po is located sa gitna ng unit. So, ayan po. So, that's it for Gold Residences. So, we have discussed the unit layout, the project. So, next, ang ating i-discuss naman po is yung pinaka-importante. Where can I get tenants and guests? So, here, There are ways on how we can get tenants and guests. Number one, if you're familiar with websites like Airbnb, Booking.com, Agoda, Trivago, pwede po natin i-enlist yung mga properties natin doon. Like you, Sergio, have you tried Airbnb or long-term? Long-term. Hindi ko pa na-try yung mga ganyan kasi nung malakas pa yung wala pang pandemic. Staycation yung malakas dyan sa MOA. So ngayon, actually, hindi ko pa na-try yung Airbnb na yan. Yeah. Actually, sir, magandang way to get tenants and clients for our unit. Kasi dito po parang online hotel booking, booking site na pwede kang mag-book through online and then you just go to the property on the time na kung kailan ka mag-check and someone will assist you. So pwede nyo pong gawin yan. I-book nyo online or i-post nyo through Airbnb
yung mga properties ninyo, kasi marami pong ano eh, marami pong tumatangkilik ng mga online booking sites na to in terms of finding hotels for their stay. So number two is the SMDC property management. Ang maganda kay SMDC, may sarili po tayong leasing department to which pwede nyo pong ipahandle yung unit ninyo. So yung leasing department na po yun ay tinatawag naming prime key. So sila po yung mag-handle noon. Pwede nila, ang ginagawa din nila actually, I called them the other day so to ask them how do they manage the units na pinapahandle sa kanila. So same thing ang ginagawa nila to get clients, lalo pa pag short term. They also post it on Airbnb. So maganda doon, sila na mag-handle ng unit ninyo. They will find tenants. They will take care of the cleaning, the laundry, and everything. So ang gagawin na lang nila is to remit all the income sa inyo kada buwan. So, Jovi, yung SMDC Property Management, yan yung SMD Leasing. Prime Key. Kasi tayong sariling ano, sa leasing department, yun po yung Prime Key ngayon. Prime Key. So, sila po yung mag-handle, sila po yung nag-handle ng mga units ng client natin. And then, tinanong ko sila, how do they get clients? Sabi naman po nila, they post it also in Airbnb. So, doon sila mostly nakakakuha. So, pwedeng silang gumawa nun for you. Kung gusto mong ikaw para namomonitor mo, pwede ikaw personal mag-post, maggawa ka ng sarili mong account on those websites para ikaw natatrack mo sino yung mga magre-rent sa unit mo. And then, all you have to do is to have someone na dito sa Pilipinas that will accept your guests, like check-in, check-out. Parang hotel, sila lang mag-aasika. So, ang maganda dito sa property management, sila nang bahala sa lahat. Mm-hmm. So, ito yung, ang tanong ko ito, tanong us bilang OFWs. Yung prime key is under ng SMD Leasing. Opo, opo. So, it's a different department. It's within the property management po, sir. Under lang po sila sa leasing. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Yung green mists, and ano din yun, di ba? Ang Green Mist is the property management. So, yung Green Mist, they handle the maintenance of the building. The facilities. Sila pong bahala doon. Oh. So, iba rin po si leasing. So, si leasing nag-handle ng mga gustong magpaupa ng units. So, ito si Prime. Prime case, yari po na nagpapaupa ng mga units. Sila po yung nasa leasing. Oh, ito yung magandang ma-i-discuss din natin next time para dun sa mga OFWs na kapag bumili sila, ano ang gagawin nila? Marami kasing OFWs na nakabili ng unit na nasa ibang bansa sila. Yun, pag-uusahin. I-separate natin yung topic na yan. Alright, so go ahead, Jovi. So, another thing is social media. So, if you're very active naman po with social media, you can post your unit online. Like sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, or LinkedIn, or any social media website na possible may makuha tayong clients or tenants for our unit. So you can do that personally. And then, we have the KKK or tinatawag natin kapuso, kapatid, kapamilya, or yung personal network natin. Usually po, yung pinakaunang network po na pwede natin itap is yung personal po natin. Kasi pwede natin ipahalik. For example, may kamag-anak kayo dito sa Pilipinas na gustong mag-rent ng unit nyo, pwede pong sa kanila. So, kayo na pong bahalang mag-usap regarding that. Ang mahalaga is may makuha tayo for your unit. So, the last is the third-party rental agents. Actually, they're very aggressive in terms of renting out your units. They're outside SMDC na. So, sila po yung kumukuha ng mga unit owners and then they meet the unit owners with the possible tenants. So sila po yung gumagawa noon. So these people are outside SMDC. Pwede rin po sa kanila kasi as of now based on my experience, sila po yung pinaka-aggressive pagdating doon. So okay. Marami rin po silang network outside SMDC na iba-ibang companies na pwedeng maging tenants ng unit nila. So habang nagsasalita ka, Jovi, itong may mga nabubuong questions. Akong pwede nating i-discuss siguro next topic natin is yung bilang OFWs kapag nakabili ka na ng unit, pwede mong kunin yung serbisyo ng Prime Keys para kumita yung iyong unit.
or kung ikaw naman ay maghahanap ng third party rental agents, ang pag-uusapan naman natin dyan is kung paano maghanap ng agents na hindi ka maluloko. Tama. Importante yun, sir. Importante talaga yun. Oh, that's why we have to trust people na kilala natin. Mm-hmm. Alamin natin yung background nila. Yeah. Talakayin natin yan next time. Yes, yes, opo. Oh. Sige. Ito lang, just to give you an idea lang. Mm-hmm. So, paano mo hahanapan ng tenant yung unit mo. So, these are the ways. So, if you know other way na legal at hindi masama, yes, pwede, pwede. Sa dula. Okay. Next is, ito na po, pag-uusapan na natin yung renta, return of investment. So, ngayon, we're going to discuss yung property ng Gold Residences. So, sa ngayon, ang range po ng unit natin is nasa total amount to, sir, ha? Mm-hmm. 8.3 million pesos. So, ang kinagandahan lang ng kay SMDC talaga, we don't require ano big amount of money as cash out when you get a property. So, I know na some people are very ano parang skeptical kasi inisip nila, pag bumili ako ng condo, alam ko required yan na magbayad ako ng ganito kalaki. So, itong ganitong payment scheme na binigay ni SMDC is napakaganda kasi it will allow not just yung mga mataas ang income or yung mga first class income earners na makabili ng property, but also the middle class income earners. So dito po kasi we only require, at least promo po ito, sir, ha, 12% down payment lang. So yung 12% down payment mo, hindi mo rin kailangan na ibigay yun yung isang bagsakan. So instead, isa-staggered po natin yan within certain number of months and up until the time the building is completed na. So in this case, ang total cash out lang po na kailangan natin dito sa property ni Gold Residences is only 12%. So 12% of 8.3, sabihin na natin, is 1 million. So 1 million, yan na po yung total cash out nyo na i-divide natin within pag phase 1, 48 months, pag phase 2, 65 months. So because basically mga nagre-range yung monthly mo, sir, ng mga nasa 16 to 20,000 a month. Mm-hmm. Yun lang po yung total cash out mo para makabili ka ng property kay Gold. Mm-hmm. So pag-usapan naman po natin yung possible income mo. So nabanggit natin kanina that we can compete with the bigger hotels and casinos na nagpapaupa ng unit for 12,000 to 15,000 per month. So say for example, sir, papaupahan natin ang unit natin dito sa Gold Residences ng 6,000 per day. So at peak taan na natin, peak season natin, sir, mapaupahan natin siya ng 26 times or 26 days sa isang buwan. So may kita po tayo kaagad na 150,000. So ibawas natin yung mga expenses nyo. So expenses kasama na dyan yung mga utilities, water, electricity, payment natin for the services and the laundry. So sabihin natin 66,000 siya a month all in. So may net income ka pa rin na 84,000. So i-base natin yung net income mong 84,000 doon sa 1 million mo na cash out. So basically lalabas na yung cash out mong 1 million, magkakaroon na siya ng return of investment within 12 months lang. So napakabilis. Kasi pag nag-invest ka, hindi mo naman kailangan bayaran buo yung property eh. Baka kasi yun yung iniisip ng iba. So ang titingnan natin is kung magkano lang yung nilabas mo. Kasi sir, down payment ka ng ganyan, syempre pag tinurnover na sa iyang unit, pwede mo na kagad paupahan eh. Mm-hmm. Eventually, yung income mo doon sa pagpapaupa ng unit, pwedeng yun na yung ipambabayad mo sa bank financing mo. So, eventually, darating ang time na magsa-self-liquidate na siya and hindi ka nakukuha ng money out of your pocket kasi the unit is earning for itself. And that's our goal. Mm-hmm. Oo nga. Yung halimbawa, kung ako'y OFW, no? Kasi kapag pinakinggan mong 1 million down payment, so ano ba yung pwede niyang gawin? Anong step? Halimbawa, nakalagay dito sa presentation is 1 million, 12% down payment equals to 1 million. So, halimbawa, wala naman akong 1 million pero pwede akong mag-loan sa banko. Paano yun? Ano siya, sir? Ito naman po yung gaya na sinabi ko kanina. Yung 12% down payment na 1 million, hindi po yan isang bagsakan. Mm-hmm.
And yung project naman po natin is pre-selling. So instead na isang bagsakan mo siyang ibibigay, ini-staggered po natin siya kay SMDC. Kagaya niyan, sample natin, Gold Residences Phase 2, it's payable within 65 months. So itong 1 million na total cash out mo is payable within 65 months. So papalo po yan ng mga 16 to 17,000 pesos monthly sa loob ng 65 months. Kasi hindi pa naman siya ready for turnover eh. Yung 65 months is enough para kasabay siya na makompleto yung building natin. So, ang itong pinaka-income nyo po is by the time na kapag na-turnover na yung unit sa inyo at nagbabank financing na kayo. Kasi yung ipambabayad nyo sa bank financing, manggagaling po dito. Okay. Ayan. Baka kasi ang iniisip ng iba, ay naku, magka-cash out pa rin ako ng malaki. Uh-oh. Which is, kung tutuusin, yung 12% na po yan, yung 1 million, galing po yan dito sa total amount. Yes. Correct. Kasi nung ako'y, nung kami kumuha dyan sa SMDC, siyempre, regular na OFW ka, na siyempre, ang kinita mo, eh, hindi wala pa naman sa 1 million. So, ang ginawa, din mayroong down payment, reservation fees, yun lang yung babayaran mo. Tapos, maglo-loan ka sa banko at yun yung ipang babaya doon sa down payment, which is, babayaran mo yun staggered monthly na napakagaan. Napakagaan niya talaga. Kasi yung 12% down payment na yan, wala pong interest yan kasi kay SMDC pa kayo nagbabayad. Saka pa lang po kayo magkakaroon ng interest kapag yung balance, in-apply nyo na sa banko. Sa banko. Alright. Yes, that's it po. So yun po yung standard process pag kumuha tayo ng unit kay SMDC. Una, pipili tayo ng unit. Kapag may napili na tayong unit, i-reserve po natin siya. So kapag ni-reserve po natin yung unit, ang process po nun, syempre mag-undergo na tayo ng booking process, which is the process where the company is parang transferring the name of the unit to from the developer to the unit owner. So ang standard process po niyan, ang first down payment niyo po talaga will start 30 days after your reservation. So hindi po siya right away. So nag-reserve kayo ngayon sample 25,000 reservation. Next month pa lang magsa-start yung down payment nyo, which is yung sinabi ko kanina, like 16,000 per month up to the 65th month. On the 66th month, saka po naka-due yung balance natin, which is yun na po yung time na mag-apply na tayo ng bank financing. Alright. So, usually, ano lang po, si banko naman po, ang tinitignan naman nila pagdating sa paglo-loan ng mga clients is the income statement. So, kung magkano yung income ninyo, tinitignan nila yung approvable po doon. So, yun lang naman po yung kailangan natin i-present sa bank. Okay. So, maganda dito kasi, katulad yan, may monthly income na tayo na 84,000. Kapag nag-bank financing tayo, sabihin natin, ang bank financing natin sa pamapalo ng mga nasa 60 or 70,000 per month. Kung ang income mo is ganito, at least sagot na siya, may sukli ka pa. Oh, may sukli ka pa. Oh. Kasi ang karamihan na tanong ng mga OFWs, qualified ba ako dyan? Qualified ba ako dyan? So, syempre, qualified na qualified po kayo dyan. So, ito po. Next nating pag-uusapan is yung kung magkano yung possible nakitain natin. Kapag during those time na off-peak, like yung mga times na hindi naman ganun karami yung nagre-rent. So, sabihin na natin, same thing, and po, magbe-base tayo doon sa 12% down payment natin na nilabas, which is the total cash out. So, pag pinaupahan natin ang unit natin off-peak, sabihin natin 4-5. Very ano na to, conservative. 4-5 per day and then 20 days lang natin napaupahan. So, may kinita pa rin tayong 90,000. Less expenses, kasi hindi naman nagbabago yung expenses natin. Sabihin natin 66,000 yung expenses natin. May net income pa rin tayong 24,000. Okay. So, pag 20,000, sabihin natin conservative 24,000 yung net income natin monthly. So mababawi po natin or magkaka-return of investment po tayo after 41 months based doon sa cash out nating 1 million. 1 million. Okay. Yan mga kababayan, maliwanag yan ha. Okay, next. Well, ito po yung sample. Actually, itong sample na computation po natin is hindi na po siya updated kasi just recently, di ba sir, we had a price increase. So, medyo mas higher na po yung presyo ng unit natin. But just to give you an idea, this is how we compute your monthly amortization. So, here's a sample. Ang total amount po ng isang unit is 8.1.
So reservation fee is 25,000 pesos. So 12% down payment nang galing po dito sa total amount. Binawas natin yung reservation fee, deductible na po kasi siya. So ito po yung natitira, saka natin divide into 65 months, which is only 14,000 a month. Wala pong interest yun. So ang remaining balance na lang po is 7,195,320. If you want an updated quotation for gold residences, we have prepared naman po and Sir Joe will give it to you. Okay. I will share it to him. Yeah. So that's how we do the computation for a unit. Oh, kung may mga question po kayo mga kababayan, may mga link dito sa description ng video na ito. Kontakin niyo ako kapag nasa Canada or si Jovi, kami dalawa. Masasagutin namin yung inyong mga tanong. Ayan. Ayun na po, sir. That's the end of my presentation. So if you have concerns, just let us know para masagot po natin, and then we'll have another session to discuss other topics para mas matulungan po kayo to decide. Just like I've said, Gold Residences is one of our fastest selling projects. But if you feel like mayroon kayong sariling project or location na preferred, then we can also discuss about that. If you think na mas confident kayo na pasokin sa budget nyo, then we can set another session with that. Right, Sergio? Yes, correct. So next time, pag-uusapan natin yung paano nyo ipapasok bilang isang investment yung inyong mabibiling unit sa SMDC or yung mga nakabili na ng unit sa SMDC para mas maintindihan din ng mga OFWs natin na nasa ibang bansa na nakabili na ng unit. At para maipaliwanag din natin kung paano kayo kikita dito sa kapag kayo'y owner na o nakabili na ng condo sa SMDC. May isa pa akong tanong, Jovi. Yung may mga nakikita ako sa social media, yung mga OFWs naman na gustong maging partner ng SMDC. Mm-hmm. Bilang halimbawa kung kayo may mga karanasan sa pagbebenta ng condominium. May yung mga opportunities natin. Yes, actually maganda 'yon kasi since we are in the international sales, we're looking for associates like you, Sergio. Mm-hmm. So you can be associates with Sergio and then you can also offer SMDC projects. So in every successful sale na mare-refer ninyo, may katumbas po na commission 'yon. So ang kinagandahan lang noon, yung commission is will be from SMDC. Hindi na po sa akin or kung kanino man. So direct na po galing sa company yung ibibigay na commission. So ang maganda doon, direct po siya sa account niyo sa kung saang bansa kayo naroon. So kahit na hindi na po dito sa Pilipinas. So yun po yung another way how to earn with your partnership with SMDC. So kami naman po kasi hindi lang naman kami, we don't just focus on selling, we also focus on building teams. Mm-hmm. Para at least we share the wealth, di ba? Yes. So, yun ang maganda doon. Like, hindi pa kayo, well, decided to get a unit, then kung may kilala kayong interested, ipakilala nyo lang po sa amin ni Sergio. Oo. Or kung owner na kayo ng isang condo at nasa ibang bansa kayo, pwede nyong pagkakitaan itong paging isang condo owner at isang associate na rin ng SMDC kasi mas naiintindihan. Kaya pinasok ko ito, topic na ito, dahil ang title ng topic natin, paano kumita ang mga OFWs sa SMDC condo investment. So tuhog-tuhog na ito, no? Yun ang maganda dito, sir, kasi hindi ka lang kikita sa property mo, kikita ka rin as a referrer. And you, through referring clients, yung mga nire-refer mo, natutulungan din natin paano sila kumita. And in turn, you know, sila rin makakapag-refer din. Ganun lang din yun. Mm-hmm. Ayun, napakaganda pong balita yan, mga kababayan. Ha? So, ayan, Jovi, salamat sa iyong time. At aantabayan na namin yung iyong paglalayag sa okay, Dubai. Pakita po tayo. Ayun, i-invite ka namin ulit. Yung isang bago ko i-close Jovi, may isa pa akong tanong . Itong halimbawa kung ako na may hindi Filipino at ako'y like for sa mga taga kung Canadian
citizen, mm-hmm. pwede ba silang kumuha? Yes, that's the good thing about condominiums. Mm-hmm. Actually, we do allow former Filipinos, yung mga hindi po dual, foreigners, full-blooded foreigners, to invest in a condominium unit here in the Philippines. Mm-hmm. So, allowed po sila. Allowed sila. Okay. Mm-hmm. Hihiling ako sa iyo ulit ng isang another session para naman dun sa mga followers natin sa isang channel natin, yung Canadian Experience. Pero madugo doon, mag-i-English tayo, Jovi. Sure. Mag-ano na kasi, magpa-practice na ako. Oo. Kasi mga kababayan, meron tayong isang channel, yung Canadian Experience channel. Marami na siyang followers. Napasubo ako dun eh. ang mga followers natin, hindi lang Canadian, ibang lahi. May India, may US, kaya hindi tayo pwede mag-Tagalog dun. It's okay. Alright. So, magse-second round tayo dito. Pag-usapan natin kung paano naman yung operations ng Prime Keys and yung paano mag-pick up ng mga agents para hindi kayo maloko. So, mga kababayan, huling mensahe, Jovi. Yun lang naman po. Maraming salamat sa time na binigay nyo. Hopefully, somehow natulungan po namin kayong magkaroon ng idea on how to start your real estate investment. And I hope you choose SMDC and us as your marketing partners and property specialists. So, guaranteed po yan, maaasahan nyo po kami sa lahat ng kailangan nyo. We'll guide you all throughout from the presentation to getting the sale and up to the time na gusto nyo nang paupahan ng unit nyo. So, we'll be with you along the way. Alright, so yan po mga kababayan, mag-say goodbye na tayo kay Jovi. Maraming salamat, Jovi. Thank you po. Okay, thank you. Alright, yan po yung ating panauhin na si Jovi Trinidad, ang SMDC International Market Specialist. At tapos na po ang isa na namang programa ng Feel Good with Joe Arcaya. Feel good po tayo lagi ha, sa lahat ng mga kababayan natin saan man na sa mundo ay laging maging positive po sa kabila ng mga nararanasan nating pagsubok sa buhay, ang pandemya, hindi lamang ang pandemya kundi ang mga hanap buhay na naapektuhan ito, at magdasal lang po tayo lagi at manood lang kayo sa ating programa. Ay puro feel good po tayo dito. Wala tayong mga bad news muna ha. Wala tayong bad news na pag-uusapan dito. Kung merong bad news man, gagawin nating good news. Subscribe po kayo sa ating YouTube channel. Mapapanood at mapapakinggan po tayo kahit saan. So mapapanood po tayo sa YouTube, sa twitchy.tv, sa Instagram, Facebook. Hanapin nyo lang po ang Filipino World Channel. At maging sa mga podcast, podcast apps. I-download nyo lang po ang mga apps na ito. Kahit aling apps dyan, pwede nyong mapapakinggan tayo. Ito po ay ang Buzzsprout, Apple Podcast, Spotify, iHeart Radio, Podcast Addict, Podchaser, Pocket Cast, Deezer, Listen Notes, Player FM, Podcast Index, at Stitcher. At coming soon tayo sa Apple, sa Google Podcast. Medyo nagpapa-approve ba tayo doon eh. Alright, so yan lang po, at don't forget to subscribe sa YouTube channel. Maraming salamat sa inyo.